Sa Bicol, nagtipon ang mga mag-asawa ng Legazpi Seventh-day Adventist Church sa Couples Retreat na ginanap sa Manaet, Bacacay, Albay. Doon ay muling napagtibay ang kanilang pagmamahalan at pananampalataya sa Diyos. Nagbabalita si James Burse. Ang samahan ng mag-asawa dapat malalim. Nang magkaroon ng isang couples retreat ang Legazpi Adventist Church sa Manaet, Bacacay, Albay, isa lamang sina Mr. and Mrs. Michael and Irene Kanya sa mga mag-asawa na kinabang sa programa. Hindi kasi ako lumaki sa pagiging Adventist. Yung pamilya ko po namulat na mahilig sa sabong. Halos lahat kami nanginginom. Ayon sa kanila, napakalaki ng pagbabago noong sila'y naging Adventist. Nasolusyonan yung problema kasi siyang kinapitan kaya unti-unting nagbago. Nang aking tanungin kung ano ang kanilang natutunan sa retreat, ang kahalagahan ng balansyado bilang mag-asawa at bilang alagaan ng simbahan. Yung pagpapahalaga, unang-una sa pamilya, sa pagiging mag-asawa, at higit sa lahat kung paano maging mabuting Kristiyano. Isang malimit na pinagmumula ng away mag-asawa ay ang pananalapi. Family money management naman ang tinalakay at binahagi ni Brother Eli Mapusaw. Pag hindi balanse, pag-uusapan na naman ninyo yung mga padid. Sa budgeting, kinakailangan na itabi natin dyan yung ipinagkatiwala sa atin ikapo. Si Pastor Wally Panaglima na natin panauwing pagdangal ay iginiin sa mga kopos ang sekreto sa matibay na relasyong mag-asawa. Sa pagiging may commitment and to accept each other at may kasamang Diyos, lahat ng bagay ay pwede nilang maayos. Isang highlight ng retreat ay ang Agape Feast at Appreciation Time ng mga mag-asawa. Bago matapos, pumako ng bautismo ang asawa at anak ni Brother Edwin Villano na isang dating kapitan. Tumulong naman ang mga dumalong kopos na mapagawa ang isang maliit na simbahan para sa mga bagong mga Adventist sa Manaet. Tunay na ang pamilya ang haligi ng simbahan at ang mag-asawang pinagbuklod ng banal na kasal at pagmamahalan ay ang pundasyon ng isang matatagang tahanan. May layunin makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa. Ako si James Matthew Borsa nag-uulat para sa Hope Channel Philippines. Ito ang Hope Today.